Morning mga master. Mayroon tayo ngayong i-analyze kung saan dito sa dalawa yung good at saka dipigpig. Meaning yung loss compression. So itong isa sa refrigerator, itong isa naman ay sa freezer. So, paano ba natin i-determine o paano natin i-analyze kung defective yung compressor? Lalo na't umaandar, nagko-troubleshoot tayo umaandar. So, hindi natin alam kung loose compression ba o hindi yung compressor. So, nilalagyan ko ng access valve agad para mas madali na lang nating matatapos ito. Yung high side ng bawat isa, nilagyan ko ng access valve. Yung suction line, hindi ko na nilagyan. So, alam nyo ba kung paano i-check o paano malalaman kung loose compression yung compressor? So, ito sa suction. So, ang pagkakaiba ng suction at saka discharge line, yung suction ay malaki yung tube. Yung pipe niya malaki, di ba? Ikumpara mo sa discharge line, maliit. So, sa discharge line o sa high side, nilagyan ko ng access valve para ma-determine natin mamaya kung paano i-check ito na loose compression ba ang compressor. May time kasi na lalo na't mag-troubleshoot o magkakarga ng freon na kahit sakto na yung karga, sakto naman sa amperahe yung makina o compressor, hindi pa rin magkabuo ng yellow. So isa na doon yung loose compression ng compressor. So hindi naman ma-check agad dahil nasa system, nasa unit na. So minsan nagde-decide na lang na may leaking o barado pero hindi natin alam loose compression pala. So unang gagawin natin itong freezer. Sa freezer po ito na makina mga master, yung cheese type freezer. So una natin gagawin ito, check muna natin kung may resistance ba o grounded yung unit. So ganyanin muna natin para itakilip muna para magkasya makita. Kasi may time na maka-encounter tayo mga master na kahit walang leaking, bagong palit ng filter, tamang karga, tamang pagbabakyum, pero hindi natin na-check yung compressor. So may mga ganyang pagkakataon na-check yung compressor. So check muna natin. Pasensya na, medyo maingay dito sa shop ko kasi nasa tabi lang kami ng daan. So kukunan muna natin ang resistance. Medyo mataas nga lang. So baba natin sa times 1 ohm. So okay naman, no? May resistance siya. Actually na-check ko na ito kanina. So ipapakita ko lang paano natin gagawin. So nilagyan ko na din agad ng access valve yung high side. So wala din siyang ground. So hindi siya shorted, wala siyang ground. So okay po itong compressor ng freezer. Pero itong sa dalawang ito, mayroon po ditong loose compression at saka mayroong good. So ipapakita natin sa kanila. Ipapakita natin kung paano i-check. Check din natin tong compressor ng refrigerator. So okay naman po itong dalawa. So check lang muna natin para ma-sure na okay din yung unit ng refrigerator, yung compressor. So mayroon namang resistance, body ground, wala din naman siyang ground. So, ilipat natin sa kabila. So yan, o, wala ding ground. So buo po ang unit na ito. So try muna natin ngayong paandarin kung paano natin ma-determine o paano i-check kung loose compression yung compressor. Try nating paandarin. So nilalagyan ko na yan ng plug para diretsuhan na. So same lang po sila. Relay lang ang ginamit nito.
PTC relay at saka yung overload. So buo po yung PTC relay at saka yung overload. Ang compressor naman dito sa freezer, wala naman siyang capacitor. So same lang yung reading nila. So try muna natin itong suction at saka discharge, dyan natin malalaman. Ang sa suction, pag nilagay mo yung kamay mo, hihigupin. Sa discharge, ibubuga sana yung kamay mo. So try natin. Yan o, umaandar na po yung compressor. Pero paano ba natin malalaman kung loose compression o hindi? Kung good ba itong compressor na ito, umaandar na po yung unit. So yan o, hinihigop na yung kamay ko. So meaning yan ang suction line. So okay ang suction line niya. So dito, discharge. Tingnan nyo yung kamay ko. Pag discharge sana, seconds lang yan, hindi mo mapipigilan yan. Pag good yung unit na yan. So kahit nakaabot na ng 10 seconds, oh, parang wala pa rin. So meaning, loose compression pala itong compressor ng freezer. Nakita nyo naman, yung kamay ko nakadikit dyan sa may high side, discharge line. So try nating lalagyan ng gauge para makita nyo ulit. So dapat ibubuga niya yung hangin. So aakyat sana yung reading ng gauge, pero wala oh. 'Di ba? Dapat kasi sa discharge ko nilagay, yan po pag-determine kung loose compression yung compressor. So yan oh, may hangin siyang konti, pero pag sinasara ko yung gauge, dapat aangat yung reading ng gauge, aabot siya ng 200 psi. Pero wala. So meaning loose compression ang compressor ng freezer. Pero yung reading ng clamp ay normal na normal. So yan oh. Kahit kunting bakas na umaakyat yung gauge, wala. So ito po yung compressor ng freezer, yung loose compression. Dapat kasi ito freezer na nga ito, pero hindi umaakyat yung reading ng gauge. So loose compression po. So ganyan mag-determine kung paano i-check yung compressor. Lalagyan nyo ng access valve sa high side, tapos pipigilan mo sa kamay mo. Kung hindi mo mapigilan, meaning good yan, pero pwede mong mapigilan kahit 10 seconds. At nilalagyan mo ng gauge, hindi rin naakyat. So yan po yung reading nyo. So normal po yung reading, pero loose compression siya dahil wala siyang binubugang hangin. So switch off muna natin. Ngayon, try muna natin tong compressor ng refrigerator kung anong pagkakaiba ng loose compression o hindi. So ito pong compressor ng freezer ang loose compression. So freezer na nga yan ha, pero wala siyang binubuga na hangin. So titingnan nyo yung okay na compressor. Kahit refrigerator siya, try nating saksak. So yan o, suction yan ha. Hinihigop niya yung kamay ko. So meaning okay yan. Reyos lang okay ng suction ng mihigop. Pero pagdating sa discharge, yan o. Oh, nakita nyo. May bumubugang hangin. So hindi ko kayang mapigilan yan dahil sobrang lakas. So meaning okay pa yung compressor. Try naman natin lagyan ng clamp meter para makita nyo din na umaandar na. Yan o. Pareho lang sila ng reading o. Diba? Yan ang normal sa reading nila dahil wala pa yung refrigerant. Pareho silang normal ng reading ng clamp. So try naman natin lalagyan ng gauge para makita nyo kung anong pagkakaiba ng loose compression at saka good na compressor. Yan o. Tingnan nyo, umaangat. Buksan natin para hindi masira yung gauge. Mabilis pong umiikot yung reading ng gauge. Nasa 250 psi lang yung low side. So kailangan buksan mo agad para hindi masira. Yan o, di ba? Kanina hindi talaga gumagalaw. So ilipat natin sa high side para mas malakas o mas maraming ipapasok ng hangin dahil nasa 500 psi yan. Tingnan nyo kung gaano kabilis umiikot yung reading ng gauge. Huwag lang natin isagad, baka masira pa yung gauge. Yan o. So yan ang pagkakaiba ng good at saka loose compression na compressor. So itong compressor ng refrigerator ay okay pa siya. Good pa siya. So dyan natin malalaman sa pamamagitan ng paglagay ng gauge. O paghawak mo ng kamay, ano. Hindi mo mapipigilan yan eh. Kahit 10 seconds to 3 seconds, hindi mo makayang pigilan yan. Sobrang lakas niyan pag good yung unit. So normal na normal sila, pareho ng reading. Pero
tingnan natin pagkakaiba, isaksak ko ulit. Sabay natin isaksak, tatanggalin ko lang yung munang clamp. So parehas lang umaandar. Pero yung pagkakaiba, lalagyan natin ulit ng reading ng gauge para makita nyo ulit. Umaandar po ang dalawang compressor na yan, mga master ha. Titingnan nyo kung gaano kalakas at gaano kahina yung karga ng hangin. Yan no. Hindi gumagalaw yung gauge. Hindi umaangat. Dahil kung sa suction din yan, hihigop yan, papunta yan sa pinaka-vacuum niya. Pero wala, dapat sana iaangat. Pero loose compression siya ha. Ilipat natin sa kabila, tingnan nyo kung anong pagkakaiba. Pareho kasi silang nasa high side yung access valve. Diyan mo ilalagay sa high side para makita mo, tingnan mo. Diba? Diyan, ganyan mag-determine kung loose compression o hindi yung compressor. Sa high side mo ilagay yung access valve. Tapos lalagyan mo ng gauge. So, ayos ba mga master? Huwag nyo pala akong kalimutan ipalo ang aking YouTube channel na Remnetic para update kayo sa bagong mga video. Ayos! Tanggalin muna natin. So, defective po yung compressor ng freezer. So, yung good po yung sa refrigerator. So, next time ulit mga master. Maraming salamat.